Muling nabuhay ang usapin tungkol sa responsableng paggamit ng baril. Ito'y kasunod ng pamamaril ng isang doktor sa isang universidad sa Quezon City. Ayon naman sa isang grupo ng gun owners, hindi masama ang pagkakaroon ng baril kung gagamitin lang ito bilang pang self-defense. May ulat si Kenneth Pasiente. Muling nabuhay ang usapin ng responsableng paggamit ng baril matapos ang insidente ng pamamaril sa isang universidad sa Quezon City nitong weekend. Napatunayan kasi ng Philippine National Police na isa sa dalawang baril na nakuha sa suspect ay loose firearm o hindi rehistradong baril. Ayon sa grupong Gun Owners in Action, wala namang problema sa pagkakaroon ng baril, lalo na kung gagamitin itong pangdepensa. Pero batay na rin sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, may panuntunang dapat sundin bago makakuha ng baril ang isang individual na hindi bababa sa 21 anyos. Yung drug test and yung neuropsychological exam to prove na wala ka problema sa pag-iisip at to prove wala ka problema sa drugs, wala ka criminal record, you must prove that. And so, that is what we are advocating. If you can prove that, if you can prove you're qualified, you must be allowed to own a gun. Kasama rin sa requirements ang National Police Clearance, birth certificate at iba pang dokumento. Aminado naman ang Guns and Ammunition Store na ito na maraming interesadong bumili ng baril. Pero tinitiyak nilang hindi lamang kumpleto, pero lehitimo rin ang ipinipresentang dokumento ng kanilang parokyano. Department of concerned about this. So they monitor the owners of the firearms. They have now the computer system in FEO where all of these owners, that's why they have the LTAP. Mm-hmm. They have the record of the persons who are buying firearms. Sa kabilang banda, tanong ng Gun Owners in Action, bakit nakapagdala ng baril ang suspect sa pamamaril sa Ateneo? Gayong umiira lang gun ban dahil sa SONA. Bagay na iniimbestigahan na ngayon ng PNP. Itong isolated na ito ay isang pakitain na tayo naman ay nalusutan. Nakapasok ito sa Ateneo compound using a Grab taxi. Sinabihan natin ng CSG Socia to look also into the matter why such firearms have entered the compound of Ateneo. Kenneth Pasiente. Para sa bayan.